Hello mga housemates! Welcome back to my channel. It's me, Dada Kenneth again. At sa video na to ay makikita ninyo ang preparation para sa first ever charity event ng Team Sabog. At pupunta nga po kami sa Purok 7, Barangay Banlik, Calamba, Laguna para magbigay ng saya at kaunting blessings para po sa mga kabataan ng Purok 7 sa Banlik. Kasama ko today ang aking mami na napaka-supportive. Nung pagsabi ko sa kanya na, "Mom, samahan mo ko, kailangan natin bumili ng ganito para sa charity ng Team Sabog," ganyan. She is very willing to join me and help me. And nakikita ko na parang super proud sa akin ng mami ko na, yung anak ko makakatulong siya and all. So guys, kung bago ka lang sa YouTube channel na to, please do not forget to hit the subscribe button at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga future vlogs ko. At kung gusto mong panoorin ang buong video na to, just keep on watching! So mga housemates, like what I said, sasamahan nga ako ni Mami sa Kabuyaw Bayan. Actually, hindi ko alam exactly kung saan kami bibili doon, pero sabi ko sa kanya kailangan ko bumili ng mga school supplies para nga ipamigay. And I am so thankful na yung friend ko na si Jeremy Abaygar, yan si Jeremy Abaygar po, ay nag-donate po ng cash para po pangtulong sa ating donation po. So yon, thank you so much Jeremy Abaygar. Sobrang generous po niyang workmate kong yan. Workmate slash friend yan. Super close kami kasi nga magka-team kami sa office. So yon, thank you so much sa iyong generosity Jeremy. And shout out din sa aking pinsan na laging nanonood ng aking mga vlogs na si LJ Ama. Yan, si LJ Ama. Thank you so much LJ for watching my vlogs. And yon, housemate, samahan niyo ako at sasamahan din ako ng nanay ko. Napunta nga sa Kabuyaw Bayan para mamili ng school supplies. Kaya ano pang hinihintay niyo? Arat na, pumunta na tayo doon! Yan, so mga housemates, kasama ko na nga po si Mami at pupunta na kami ng Kabuyaw Bayan. Kabuyaw Bayan. Kung saan hindi pa kami sure kung ano-ano talaga yung papamili namin. Yan, nagtatawag siya ng tricycle. So yun, let's go! Guys, so nandito na kami sa Fortune kasama ko si Mami. Yan. So nakakuha na kami ng mga coloring books. Tapos right now, tumitingin kami nitong mga abakada, yung para at least, 'di ba, kahit yung ibang hindi makakapunta sa school nila is kaya pa rin nilang matutong magbasa. And actually on the way here, naka-receive po tayo ng donation from Ate Mary Joy. So thank you so much Mary Joy for your kindness. Tara, mamili pa tayo. We'll be right back.
minutes, nakauwi na nga po tayo. Grabe, sobrang traffic. Hindi po kasi ako lagi bumabiyahe. So parang, it's very new. Always new kapag nabiyahe ako tapos ang traffic, parang hindi ako nasanay. Grabe. Sobrang thank you sa nanay ko na sinuportahan itong charity event na to. And grabe, grabe talaga. Kapag tinitignan ko siya, I'm so very thankful na napaka-supportive ng nanay ko sa mga gantong bagay at mga gantong pangyayari sa life ko. Kaya yan. Thank you so much, Mom, for joining me doon sa pagsama sa akin sa pagbili. And yon. So, right now, ang mga nabili nga natin kanina, as you can see, kumuha tayo ng mga pangkulay, colors. Kasi, kumuha din tayo ng mga coloring books. Yay! Coloring books po, just to share, sobrang addict po ako sa coloring books. Siguro everyday ako may new coloring book. Grabe, tower-tower na po talaga yung coloring book na tapos kong kulayan. Kasi ginagawa siyang premyo ng parents ko, ni mommy sa kanila daddy. Binibili nila akong coloring books whenever may nagagawa ako maganda or I'm doing good at school. So yun, binibigyan nila ako ng coloring books. Kaya super. Ang hilig ko kasi talaga magkulay, kaya nga dati ang pangarap ko talaga is to become an architect. Kasi akala ko ganun yun eh. Parang kapag mahilig ka mag-drawing, magkulay, dapat mag-architect ka. So yun, sobrang addict ako sa coloring books. Honest yun, sobrang legit. Tapos kumuha din ako ng mga ball pens. Ano, these are pencils pala. Ang cute-cute niya, kaya ito yung pinili ko. Kasi hindi mo siya kailangan tasahan, tapos may pambura na rin siya. So it's very easy to use. Hindi mo na kailangan ng pantasa. So yan, kumuha tayo ng lapis. Kasi diba, kumuha rin tayo ng avocado. Yan. Ito, ang purpose talaga nito. Kasi hindi lahat ng mga bata doon sa area na pupuntahan natin has the capability na pumunta sa school. Kaya ito, sobrang laking help nito. Tandang-tanda ko, nung meron akong ganito ng bata ko, yung abakada, pangunahing hakbang sa pagbabasa, totoong-totoo yon. Kasi dito talaga tayo matututong magbasa. So yan, may mga activities dito sa abakada na gagamitan mo ng pencil. And actually, pwede mo kulayan din itong mga to. So very, very helpful talaga to. Ayan, bonding din yan ng mga parent and mga anak ninyo. Pag-aaral ng pagbabasa. So yun guys, so kung napansin ninyo na puro school supplies itong mga pinamili natin, syempre hindi lang naman po ako yung member ng Team Sabog, and this is not my charity, this is Team Sabog's charity event. So yung mga food po ay inaasikaso ng ibang team member. I think may mga donations kami na receive, like mga Lucky Me, mga ganyan. So, noodles. So, yon. Meron din po kami papamigay na ganun. And we are also planning to cook para po dun sa mga food talaga na ipapamigay namin on the day itself. So, yon. I am very excited sa mga giging happenings during the charity event because ito yung mga bagay na sobrang nakakataba ng puso na alam naman namin na kami Team Sabog, hindi naman kami mayaman at hindi pa naman kami ganun kumikita masyado sa YouTube. Pero alam mo yun, kapag alam naming may chance na makatulong, we always grab it and we are very willing to share the excess of what we have. Or yun yung parang, alam mo yun, basta sobrang saya na sa maliit na bagay, kaya mong makatulong. Kasi hindi lahat ng tao may chance na tumulong. Kasi diba, yung tao, iba sila tinutulungan. Kaya if meron kang chance tumulong sa ibang tao, just do it. Alam mo, sobrang ano yun, sobrang fulfillment mo, and sobrang feeling ko ang bait mo. Yung parang ganun, sobrang saya sa feeling. Kaya simulan na natin ang pagpapak na ito! Housemate, meron ako nakalimutan na isang crayon. So, isa sa mga nandito ay kulang ng Crayola. Yan. Gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga tumulong, nag-donate. Yan. Again, kay Jeremy Abaygar, ang aking office mate na sobrang generous. Kay
Ate Marijoy. Ate Marijoy, thank you so much. Ito, sobrang supportive nito lagi sa lahat ng pagkakataon. And lastly po, merong humabol sa pagdodonate niya habang namimili kami kanina. Ang isa sa mga office mate ko, yung kasama namin ni Jeremy, na si Desiree Apoyco. Yan, si Desiree Apoyco po ay aking ka-workmate din po and ka-team ko. Kaya yan, malapit na malapit yan sa akin and sobrang supportive niya at nag-donate din po siya. This won't be possible talaga without their help. So yun, pinagsama-sama lang namin yung mga pera namin para mabili to. And yun, makakabot tayo ng isang charity event. So finally mga housemate, natapos na nga po natin siyang i-repack. Makita ko sa inyo, yan, ang dami po nating na-repack. Yan, dyan sa side na yan, pati dito sa side na to, sobrang dami. And I am so happy kasi... wala, kasi ano, meron tayong chance na gumawa ng ganito. And sobrang nakaka-proud lang. Ako, proud na proud ako sa sarili ko na... alam mo yun, wala, iba yung feeling. Kaya, let's continue to spread love and positivity to everyone. Ayan yung kailangan-kailangan natin ngayong time ng pandemic, guys. And kung kaya nating tumulong, tumulong lang tayo ng tumulong. Yun yung bagay na hindi masama. Tumulong lang ng tumulong. Guys, I hope that you enjoy the whole video. And if you do, please give me a thumbs up. Subscribe to my channel. Click the notification bell para updated ka sa mga future vlogs ko. And please do follow me to my other social media accounts. Yan. And to my Facebook pages. Yan. And guys, kung nag-enjoy ka... panoorin mo rin yung mga other vlogs ko, masaya din po yun. Comment below kung meron ka suggestions sa mga future vlogs ko. And housemate, I'll see you again. Bye!